Gagawa tayo ng kalabasa di chiflan. So, para mamayang gabi namin to. Dessert. Durugin ko muna yung ano, kalabasa. Medyo na ano nga siya eh, na overcook. Pero okay lang din, at least malambot. So, mamaya ipapakita ko sa iyo kung paano yung ano, proseso sa pagawa. Okay na. Ayan, inimix na natin ang egg. Ayan. Ngayon naman, ihahalo na natin yung milk, condensed milk. Ayan. Mabilis ang preparation lang to. Hindi ko na sineperate yung pag-mix ng milk. Nairik ko na lang sa egg. Ayan. Tapos, i-add na rin natin yung condensed milk. Ang iba, fresh milk ang hinahalo, pero sa akin, ano lang, iba. Ayan, haluin natin. Tapos, i-add na rin natin yung kalabasa. Ayan, isang mangkok na maliit na kalabasa. Tapos, i-mix na natin. Medyo matagal kasi i-mix natin ng maayos hanggang sa sila ay ma-mix na ng tuluyan. Ayan. So, mamaya ipapakita ko yung nakalagay na salyanera. Ready na natin isa lang para i-steam. Ayun. Okay, yan yung paggawa ko ng ano, ng pag-aarnibal. So, ito na yung isa kanina. Meron na siya. So, iyan pa yung hinihit ko. So, ganyan lang. Mabilis lang siya. Pwedeng-pwedeng gawin sa ating mga bahay. Parang ganyan lang. Para lang sa ating mga anak. So, mabilis lang. So, kagaya nito, ayan na siya. Nag-melt na yung sugar. Ito yung ano. Medyo ikalat natin. Ayan. Nag-melt siya. So, ganyan lang kabilis ang proseso. Hindi siya ganun ka habang oras gawin. Mabilis lang. Sunod-sunod lang. So, mamaya ipapakita ko yung pag-steam. So, ayun. Mamaya ulit. So, ayan na siya. I-steam na natin siya ng 15 or 20 minutes. So, yun. Duduplihin ko na lang para hindi aksaya sa apoy. Pwede naman. Kasya naman eh. So, yun. Ang nasaan na yung ano natin? Yung ano, ginagawa ko pala. Pinapatungan ko ng te. Ay! Mapapalpak pa. Yan, okay. Luto na po. So, ilalagay na natin sa ating lagayan. So, wait. Yan. Tingnan natin. Ay, wala. Manipis. Ayan na yun. Itong isa. Nalit. Itong isa. Ay, hindi ko natapos. So, yun. Dito na. So, ayan.
tikman natin. Nalasahan mo. Kalabasa. Ayan. Masarap siya.